mga simpleng kusinera. Gusto mo ba ng dagdag income ngayong magpapasko? Meron tayong bagong pwedeng pagkakitaan para managdagan ang kita mo. At 4 ingredients lang ito kaya kayang-kaya mo itong gawin at gawing negosyo. Kung ready ka na, ay start na tayo! Ito pang yung simpleng kusinera, Simple Bakes. Welcome and welcome back muli sa ating kitchen! Gagamit lang tayo ng 2 cups ng marshmallows. Pwede kahit yung colored marshmallows ang mabitin ninyo. Kailangan din natin ng 1 cup ng melted semi-sweet chocolate. Kung gusto mo ng dark chocolate, ay pwede mo rin pong gamitin. 20 pieces ng graham crackers ang aking ginamit dito. Mga 3/4 po nung isang pack ang gagamitin ninyo. At kailangan din natin dito ng 1/4 cup ng melted butter or margarine. Nilagyan ko rin po ito ng 3 tablespoon ng oats. Ito po ay optional lang. On low heat, pagsamahin ang mallows at butter. Kapag medyo nag-melt na, ay pwede na nating ilagay ang crushed graham crackers. Medyo durug-durugin ninyo para mas madali itong i-shape mamaya. Kapag nahalo na ito ng mabuti at fully melted na ang marshmallows, ay ilagay na natin ang oats. Ito pa palang oats ay optional lang. Gusto ko lang siyang ilagay kasi dagdag lasa at saka mas nababalansin nito yung tamis na galing sa marshmallows. At same time ay dagdag fiber para sa mga bata na kakain ito. Lutuin lang ng mga 2 to 3 minutes. Low heat lang po tayo, ha? Huwag nyo ilalakas yung apoy para hindi ito masunog. At kapag ganito na ang itsura ng ating mixture, ay pwede na itong hanguin. Transfer lang ito sa isang lalagyan at i-mold ito. Pwede gumamit ng kahit na anong shape na molder. Pero para mas appetizing, ay gagamit ako ng popsicle molder. Maliit lang po na nabibili sa Lazada or sa Shopee. Reminder lang ha, i-mold ito habang mainit-init pa para di kayo mahirapan. Kasi once na mag-set ito at medyo tumigas na, ay mahirap na siyang i-shape. Pwede rin itong gawing balls kung wala kang molder sa bahay. At habang ginagawa na natin ito, ay baka hindi ka pa nakasubscribe at nagustuhan mo naman itong ating recipe, ay huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell and click all para notified ka lagi every time na meron tayong bagong recipe na i-prepare. Siyempre, para maging kumpleto ang ating s'mores pops, ay gagamit tayo ng chocolate. Nag-melt na ako sa double boiler ng chocolate. Kung gusto mo ng white chocolate or kahit na ano pang color chocolate, ay pwede mo rin itong gamitin. Coat lang ng mabuti at kung maglalagay kayo ng sprinkles, ay ilagay na agad ito bago mag-set ang chocolate. Kasi once nag-set na ang ating chocolate, ay di nakakapit ang sprinkles. Gumamit din pala ako dito ng white chocolate at matcha flavor chocolate for added flavor and color at pati na rin sa design. Perfect snack at maganda din po itong gawing regalo or pang giveaway ngayong Pasko. Kaya kung gusto mo itong inegosyo, ay pwede mong doblehin or triplehin yung ating recipe. At ayan, ready na ang ating s'mores pops. Pwede mo ito lalagay sa isang box or ibalot individually sa plastic at i-secure lang ng metallic twist sa dulo. At
invite ko rin po pala kayo sa aking Facebook page at sa aking Facebook group na nakikita nyo sa screen. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow nyo lang po ako doon. Doon po ako nagpapamigay ng mga giveaway ko sa aking page. Ito po ay pangkain lang pero nilagyan ko na rin ng costing para may idea kayo sa magagastos nyo. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating recipe at magamit nyo ang Pangnegosyo. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Be kind and ingat po lagi. Bye po!